natubo ko na po ito. Ibigay ko na sa inyo yung ingredients niya sa baba, okay? Ito kailangan natin ng ham, tsaka salami. Yung ham, ginawa natin strips na ganito. Ang pineapple, ginawa ko chunks na ganito. Tapos, kami tayo ng mozzarella. So, ayan po sila, no? Dito po tayo sa ating sauce. Kasi simple lang tayo eh. Kasi tayo natin kailangan mag-gawa pa naman. So, maglagay tayo ng oregano. Kahit puti lang. Mga ano lang po. Mga half teaspoon. Iyahalo natin sa ketchup. O yan. Halo natin sa ketchup. Ng ketchup. Kasi yung gagawin ko, maliit lang. Isang, ano lang naman. Isang tray ko. Mga 2 tablespoon or 3 tablespoon na ketchup. Yan. Tapos gusto ninyo, lagyan ng kunting asin para magkaroon ng lasa. Pwede nyo. Lagyan ko ng ganito, ng garlic salt. Kunti lang. Pero kung pwede din, bili kayo ng pizza sauce. Depende po sa inyo, kung bibili kayo ng pizza sauce, pwede din. Eh, dahil nga simple lang tayo, ganito. Tapos, lagyan natin ng kunting olive oil. Kunting olive oil. Sheet na ito, nilagyan ko ng olive oil, pinano ko, brinash ko palibot para hindi dumikit yung ating dough, kasi pag walang ano, grease, didikit yung ating dough. So set aside natin at gagawin tayo ng ating crust. Yung ating crust. So kailangan natin ng ano, flour para hindi didikit pag magano tayo. Okay, yan po ano. Aya. Nakulog po ang ating tao. So, ito po. Isang ano lang naman po. Ilalagay ko po sa baba yung ano nito. Yung kanyang ingredients ng dough. Kung ano yung ano ng dough. So, isang ano lang natin. Sheet lang. Isang sheet. Okay. Kasi alauna, papakainin ko yung aking bunso ng alaga. Kasi kailangan niya o lumayas. So, yan. I-roll. Pabilog po tayo. Kasi bilog po ang ating baking sheets. So, pabilog po tayo. Ano? Dust. Kailangan natin ng flour for dusting. Para hindi didikit ang ating flour sa ating mesa o sa ating ano. So, kabila naman, dust. Kailangan pagbilog siya. Kasi bilog yung ating ano, baking sheets. Medyo mahirap dito. Kasi yung lugar ng ano, kusina nito, amo ko. Walang espasyo. Diba? Kaya mahirap mag ano. Mahirap siya. Kilusan. Okay. So almost done. Ano po
po yung ano exist na floor sa ano sa do. Okay, ayan, medyo okay na po siya mga kapatid. Tayo po ay atin na po ilalagay sa ating ano sa ating baking sheet. Okay. Simple lang na pizza. May ano simple lang po siya, simple lang po. Ayan nga po, sinasabi ko, dumidikit po siya pag walang floor. Kaya kailangan po may floor, see? O, ayan. Medyo malaki-laki yung ating, ano, na gawang dough. Malaki kaysa sa, ano, sa baking sheets. Pero, di ba, ano yun na lang natin, pikpitin. Napakaloka. See? Pwede na ito, simple lang. Ano, pizza, importante yung ingredients natin ay simple lang din. Kung anong meron tayo, pwede yan. Chicken, pwede yung chicken meat ilagay. It's like ganun-ganun natin ang tinidor. Diba? Ganyan-ganyan natin ang tinidor. Simpleng pizza lamang po ito para sa mga alaga natin sa bahay. Maski nga ano eh, tinapay lang, slice bread, lagyan mo ng sauce or pizza. Pwede na. So, ilagay na natin itong ating sauce. Kasi actually, pag totoong pizza talaga, pag pizza ano, yung sa restaurant, nagagawa sila ng sariling sauce for pizza talaga. Marinara, ganun. Talagang tomato. Pero dahil nga tayo ay nasa bahay lang, simple lang, pwedeng ketchup, haluan mo ng oregano, ganong salt. Tapos kung gusto mo spicy, lagyan mo ng ano, hot sauce. Depende po sa inyo kung anong sauce. Pwede din ano, yung white sauce. Pwede din, depende po sa inyo, marami mga klaseng sauce na pwedeng ilagay sa sauce. Aming klase. So, yan. Sana naman matirhan tayo, ano. Kasi minsan, hindi talaga natitira. Hindi talaga natitirhan yung gumawa. So, yan. Lagay natin itong chunks na pineapple. Simpleng-simple lang to mga kapatid. Simpleng-simple lang. Hindi siya, ano, tapos ilalagay natin itong ham. Ano kayo masasabi? Kasi dati walang oregano, hindi ko nilalagyan. Pero sa restaurant naman na kinakain nilang pizza, mayroong oregano talaga. Para halimuyak karoon ng aroma. Yeah. So, may yung salami, nilalagay ko siya sa ibabaw ng last siyang nilalagay ko sa ibabaw ng mozzarella. So, lagyan na natin ang mozzarella. Madali lang naman to siyang ano, maluto. Pag mainit na yung, mainit talaga yung ating oven, madali siyang maluto. In 20 minutes, okay na siya. 15 nga lang, pwede na siya. So, ayan. Itong kalahati, itatabi ko kasi baka in case na magpagawa sila, meron ako kasi medyo mahirap magbili sa tindahan kasi minsan wala. Ako pupunta ka pa ng sentral, malayo, sakay ka ng bus. Tapos minsan wala. Walang sarila na stock. Nagkakaubusan ako kasi lastly, nilalagay ko ito sa ibabaw. So, mainit na pong ating ano, oven kasi may niluluto din ako sa oven na baked potato. Kaya, on the go na to. Paglagay sa oven, madali lang siya. Basta mainit yung oven, madali lang.
kailan mainit mo na yung oven bago ilalagay ito. Kung magluluto kayo ng pizza, ilalagay nyo pag mainit na, na preheated na yung oven. Kasi pag hindi preheated yung oven, ano siya, magiging lata yung dough. Magtutubig siya kasi mag, masusok yung ano, yung sauce. So, ayan po. So, lalagay na natin sa oven. Lalagay natin sa oven ngayon. Kalimutan ang pag-subscribe at pakipindot ang notification bell button para updated kayo sa aking mga video. Salamat!